Atun sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataoning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga leis kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magapot, tanganing maintindihan. Gunyan. Uya ang sa indong makakaiba, Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta, digdi sa Legally Yours GB. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising na ng liwanag. All rise. Court is now in session. Sergeant at Arms, maintain peace and order while the proceedings is ongoing. Silence is hereby ordered or face the punishment of direct contempt. Counsels for both the prosecution and defense acknowledge your presence. Sa giraray sa pangarap po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DZGBAM, ipigpipresentar niya mo ang special na programa kada Sabado, alas 11 sundo alas 12 nin udto. Legally Yours GB. Mag-iriba-iba kita sa laog din po kung mas ameno sa rong oras. Tanganing maistudyaran ta an man lain-lain na provisiones kan leyes digdi sa Pilipinas na dapat niya tong maintindihan magamit sa oral daw na pagbuhay-buhay para sa proteksyon kan sa tuyang pagkatao asin kan mga propriedad, isiring man sa pagrespetar kan mga respetos o kaya kan diretsos kan sa tuyang kapwa. Yaon po dyan ang legal trivia and siyempre ang pag-istorya na kan manlain-lain na artikulo, leyes, katuwang ta na sa tuyang resident attorney ang panyero ng bayan si Attorney Jess Basanta. Sa luwas yaon dyan ang Mega Force Patrol na ka-ready kung igo po nin mga nagbuburutuang istorya. Automatic po yan, ilalaog niya to. Technical Control, June Napolis. Ibat ang batas natin, pantay-pantay. Sa newsroom, News Manager Mardela. Siyempre sa Production Center, si AM, ang AM ng DZGBAM. Ang kasalan. A, Angel M. Mustaza. Mga sa IT, Arven and Richard. Ako po, ansaindong presiding officer. Ansaindong pong public information officer ng Bayan PIO, Pio Fernandez. Pwede ka mo magpartisipar o maghapot. Ansa kuya pong cellphone numbers, duman sa gabos na Globe subscribers, 0926-0156-020. Yan. Sa Smart, 0961-759-0888. Diyan tabi sa mga nakaantabay sa Samuyang official Facebook page worldwide, netwide. Pantay. Sa mga naghihiling po, hirap. Marhay na aga po, hali digdi sa Pilipinas. Pwede man kamo dyan magpartisipar sa chat box tabi kang DJ GB News Online. Durusan. O sa messenger account ko, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Sige po, dahil ta na pagparahaluyon, we have now ang sa tuyang panyero ng bayan, ang sa muyang resident attorney, Bitayan. Attorney Jess Basanta. Attorney Jess, marhay na aga, please go ahead na tabi. Yes, Ping. Good morning sa imo. Good morning man sa mga parainan yugyato digdi sa tuyang kada Sabadong programa, ang Legally Yours GP. Bago po kita magpadagos kan sa tuyang programa, bation ta po nin happy birthday si Kuya Jan Ranyeses. Nag-celebrate siya kaso hapon. Golden boy.
Nyan, si John Ranieses, ano, belated happy birthday kay John Ranieses, celebrating life at 50. Yes, Ping, apo. Ah, talaga. Dati yun tamang po yung ano, yung pasugitang taga-pakinig na po. Sabi kang ano, kansayang Aki na kaklasiko po sa law school. Si Engineer Rabe sa Ligao City. Sir, good morning man po sa imo. As in, naug pa po kami na nagsusubaybay po kamo sa programa pong ini. Mm-hmm. Engineer Rabe, dyan sa Ligao, mabuhay ka tabi. Salamat sa tiwala sa programa, lalo na sa tuyang panyero ng bayan, Attorney Jess Basanta. Ano, Attorney? Tabi? Pagkita kang sa tuyang pagtuhar kang mga bagay-bagay po digdi sa Legal Years GB. Ang inot akong tungkusan iyo po ang sa tuyang legal trivia, ang word of the day ta po, parents patriae. Ano ining ibig sabihin kay ining parents patriae? Ang parents patriae, but sabihin kay ini, literal meaning kay ini, father of the state o father of the country. As in, ang doktrina ini, manunungod sa inherent power, as in authority kang state, na protehiran ang persona, as in propriedad kan mga personang konsideradong non sui juris. Ano ining non sui juris? Ang non sui juris, iyo ang mga persona na dainin legal capacity, kapasidad na mag-aksyon sa indang behalf o sa indang sadiri mismo dahil lang ta sinda nasa minor age o kaya may mga kapansanan. Karaniwan po kayo ni iyo po sa mga children of tender years. As in susug sa doktrinang ini, sinda protektado kang estado. Ngunyan, para matauan tapunin pagsadol ang doktrinang ini, ang eno tapong Pagladawan, kumaga, pagladawan. Pagladawan po, ang inotapong pagladawan, iyo po, sukaso kang gobyerno kang Pilipinas laban sa Monte Piedad, Bank of Monte Piedad, kang halos ini po sa rungsoano yung nakaso na pinagpa, pinagadalan sa, kung nasa law school ka, sa constitutional law. As in, digdi sa kasong ini, matitrace back na po ang mga pangyayari kayo na kang Hulyo, o kang Hunyo 1863, lagkay guwanin grabing paglinog sa Pilipinas as in takulang nadanyara propriedad as in mga persoan kayo ni. Kaya so Spanish dominions o ining mga Spanish crown nagtaonin donasyon sa kandidad na $400,000 sa mga apektadong mga persona as in mga pamilya ninda na naapektuhan kang grabing linog. Ginamit kang gobyerno kang 1863 po, ginamit ang gobyerno ni para tabangan ang mga apektadong persona pong ito. As in, sutadang $80,000 pinagdeposito sa Bangko Monte Piedad. Iningi pong $80,000 pinag-invest na paagi kay mga jewelry. As in, nagtapos ang mga pilang taon, kang tigbubukod na kang Department of Finance, ining kandidat na $80,000 na ini. As in, abo mang kaputa ang ano da ang kakontrata da ninda iyo so governor of the Philippine Islands alagad kang panahon na ito nagkaigwa na baga pong pagsid kang Espanya sa United States ang satuyang nasyong Pilipinas as in tig ko contest kang bangko na wala dang legal personality ang Department of Finance o ang gobyerno para kuwaon o i-reimburse ining $80,000 kay iba na po so interest duman. Anong decision kang korte? Kang input po ang isyu ini sa korte, sigsabi kang ano kang Korte Suprema na iguang legal personality ang gobyerno, ang Department of Finance para i-prosecute o bawion ining $80,000 na ini as in ang interest na ini as in pinagtungkusan ninda na parte da po kang inherent power kang stoyang gobyerno na bawion ini bilang ama kang estado o kang nasyon, bawiyon ni $80,000 dahil nga ni sa doktrina kang parents patriae. Kasi nga ni po, sa mga heirs kang mga apektadong tao o sa mga nagkadarasan kay itong paglinog kang 1863, pinagkaso po ninda ini. Nagkaigo silang consolidated case under sa
sa House Desk ang katuyang gobyerno and sa Department of Finance, inahagad na ibalik mo ngayon Montipiedad ining kandidat na ini kay iba na sa interes. Kasi nga ni po, pinagbasihan kang katuyang Korte Suprema ang doktrina kang parents patriae para mabawi itong $80,000 na ito. Yan, oho. Attorney Jess, tabi ano, ikwanta, i-simplify tang masyado, tabi ano po. Parents patriae. Gustong sabihin, tabi, go ahead po. Ang parents patriae, yun yung so doktrina na ang Estado igwas ganin poder para protehiran ang mga personang warang legal capacity o capacity to act for themselves araw ka mga minor de edad. Ang klaro tapang istorya po dyan, iyong kaso ni Cabanas. Gustong sabihin, tabi, attorney, ano? Pilapil. Ini naman po ini ang doktrina ng parents patriae na ini, pinagpuprotehiran sa interes kang minor de edad. Kung bumuyaon tala pong isalaysay po ini, ang istorya kay ni po, kay ning Cabanas versus Pilapil, tigwa nin lakaki si Mr. Pilap, Florentino Pilapil, nalagangarang Milian Pilapil, na iyo ang sa iyang beneficiary sa sarong insurance. Bako magayon ang relasyon ni Florentino sa iyang esposa, kaya nga ni ang kinag niyang beneficiary doon sa insurance niya, so aki niya. Ngunyan, may proviso po o may provision doon sa insurance policy na ang tigibo niyang tig-interest niya to pag-manage kay itong proceeds kang fund sa insurance sa uncle ni Milian. As in, nagsangat din kaso. As in, sa decision kang lower court o kang RTC, pinag-award su custody kay ning aki na si Milian sa iyang ina. As in, nagkapila ining uncle ni Milian. Ano ang nangyari duman sa apelasyon? Sabi kang Korte Suprema digdi sa kasong ini, dahilan nga ta ang Korte Suprema bilang ahensya kang gobyerno, pinag-invoke ninda ining parents patriae, as in pinag-deklarar na null and void ang provision duman sa insurance policy na... Oh, naputol tabi, Atty. Jess. Tamari dial ako. Papasimple on paano tabi, ano? Mga kaso si pig-istorya ni Atty. Jess, ano? Parents patriae, na ang gustong sabihon, so estado o kaya so gobyerno, igwaning mandato, igwaning obligasyon na idepensa, irepresentar ang mga daing kapasitud, mga vulnerable na idepensa sinda, irepresentar sinda sa mga diretsos na dapat na sa indang pakinabangan para sa proteksyon kan sa indang persona as in propriedad, parents patriae. Attorney Jess, tabi, pareho ini sa pigasabing an estado iyo an ama magurang kan mga konstituentes kang nasyon? Yes, Ping. Technically speaking, arag po talaga ng konsepto. Mm-hmm. Pero ang pigpuprotektahan kayo ng doktrina ng ini, yung mga personang warang kapasidad na may pigapuntang legal capacity to act on his own behalf. Yan. Sa mga vulnerable sektore, arog ang mga minor, as in lang mga may mga kapansanan, lalo na sa mga may kapansanan sa pag-iisip, na kung i-identify ta under the law, would be considered as minor. Minority pa rin sila, yung mga kulang baga po ang kakayan sa pag-iisip nila na dahil sinda makakahiro with legal capacity. Iyon, oo. Di, ano ining doktrinang initabi, attorney? Kindly, paki-edukara daw po kami. Applicable sa na yan, duman, exclusive sa mga vulnerable, mga minor de edad na daing kapasitud na i-defensaan sa indang buhay as in propriedad, buda mga diretsos. Oh, this is very encompassing. The government should act as a parent kan bilog na mga konstituentes, tabi, Attorney Jess?
partly being that's the doctrine. Kaso nga ni ang specific na tigpuprotehiran kang doctrine ng ini yung mga persons nang tuwi juris o ining mga warang legal capacity na mag-tra sa mga kontrata as in mag-act on their own behalf. Yan. Oho. So napakalinaw pala tabi attorney ano. Yan ang parens patriae huna ko Patria Gutierrez kan apek. Si Chapat. Parens patriae. So iyo pala nang tabi attorney Jess ano an estado igon ni obligasyon mandato responsibilidad na pangatabanan ang diretsos kaya ng mga vulnerable yan tabi attorney. Yes, Ping. Yes, Ping. Yung mga vulnerable sector, lalo na po yung mga children of tender years po. Yan, children of tender years. So, igwa kang pigdiskuter na kaso, so ikaduang piga lalandawan mo, bago kita naputol, pakipadagos tabi, attorney. Yes, Ping. Eling nga ning tigsabi tayo ning Cabanas versus Pilapil, may provision so insurance policy ni Mr. Florentino Pilapil na tigdilitignar so uncle ni Milian bilang iyo ang magmamanage kan sa iyang mga propriedad under duman sa insurance policy ito. As in, pinagkontesta rin ikang ina ni Milian, si Mrs. si Miss Cabana. At in sa decision kang Korte Suprema, tinagsabi kayo nila ang provision da duman na pagdiligsignar sa uncle, null and void. Kasi nga ni, i-transcounter o tigsusuhay niya po yung Article 320 and 321 kan sa tuyang civil code kung sa'yin nga ni nagsasabi na in the absence of the mother would be the guardian o kumbaga iyo ang magiging guardian kang propriedad kang persona as in propriedad kan mga minor de edad kaya nga indigdi sinabi kang Korte Suprema na suhay ito as in pinag-invoke nila yung doctrine of parens patriae na dahil nga ni suaki na si Milian warang legal city na mag kaso sa korte as in kontestaron sa provision duman sa ano sa policies kasi yung ama pinagbuot kang Korte Suprema na under degree sa doctrine ng ini protehiran ang best interest kasi ang best interest da ni Milian Pilapil iyo ang magduman sa kustodiya kang sa iyang ina as in ining propriedad na na-acquire niya through the insurance policy ownership ni Milian as in inyusufruct sana ang sa iyang manihar kay ning yaman na ini. Ibig sabihin, so ownership itong proceeds na ito kay Milian, alagad ang magmamanihar kay ini in use of rock, so sa iyang ina. Kasi nga ni, ang assumption, pag warang legal na basihan para sabihin na lack of maternal care o daingayang kakayaan ang ina na protektahan o palagaan ng sa iyang aki, ang assumption kan, ang pamilya o ang sa iyang ina, iyo ang talagang magtataw sa yan yung padaba base man nga ni sa kultura ta bilang mga Pilipino na burugkos ang satuyang mga pamilya po. At yan. At yun kaan, firme ang ama kaya ang ina iyong mapadaba sa iyong mga aki. Kaya iyong imidjitamenting pamilya niya pa ko ba lang sa iyong uncle kasi arayo na baga po ang uncle niya po. Opo. Kumpara sa direct na relasyon niya sa iyong ina. Okay, napakalinaw tabi attorney Jess kan pinag-impart mo na doktrina. Papakinabangan ta naman, naokudan ta naman. Madiretso kita attorney Jess, taod-taod tabi. Tama, time check mo na ka and I'll redial you. And itong sa iba pang mga provisiones kang lay na sa tuyang tutukaron, maaraman niya tuyang pagbelta po kang programang Legally Yours GB. Mientras tanto, oras Pilipinas, alas 11:26 nin pagkauto. An oras hatod sa indo kang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Ferrex B-Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B-Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasak. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy,
but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Andicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para kayo, pag ang kababaihan, iwa man na itaba, digi sa barangay. Barangay San Jose, Kinabatan, Ambay. Iyuini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa paggamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, skin disease, panghihina, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system. Gamit ang mga supplement ng Nins Wellness Center. Si Antonio Palema, taga Ginobatan, Albay. Kan maghilang ako, nagpa-detox ako ni Dicky Doktora. Kan mga siguro, anong taon na nakalipat, ang hilang ko tabi, limang kahilangan. Siyempre, maluya sa buhay, grabe. Lalo tayo akong pagkagulapay. Pagkatapos, detox ako ni Doktora, tinawan ako kay mga bulong sa dalawang isang bulan. Inunom ko ito, gabos. Ano yan? Luluway na nag-rise. Lawas ko, nagbalik sa sigla. Nagkod mo niya na, ngunyan na panahon ano, maray na ako. Alam, mga aki ko ngayon, nag-iray lang, hindi ko man dinara. At ako lang tabang sa kasi doktora na yun. Alam, kamo man, mga kaparehas kong may ilan sila na, nakakamati kamo kay mga kaloyan sa lawas, mga hilang. Pa-detox na ka ulit. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine, para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee, enriched with stevia, no sugar added, awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sahiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburnyo,
magkasararo ito'y magtabang sa kawaan mawot. Daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita mauswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Filnone Juice at Filnone Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Filnone sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Filnone. Filnone Juice and Filnone Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Crown Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy, at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salba. Born ng Bimbi Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Bitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID tip prevention na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lahat tayo may mga mahal sa buhay, pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan, kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. Oh, ganito. Patabat naman na tatlong electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the number one lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID tip prevention na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. At ngayon, ang pinakabago, ang pinakaepektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang ebolusyonaryong produkto na nagtataglay ng
bukod isang natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomista kabataan, bidang bida ka, sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta, Legally Yours, GB. Di ba ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap mayaman. Sige tabi, thank you so much sa June. Buwelta na sa session ang sa tuyang korte. So mga nag-text tabi in advance, ha, kaso bago kita magprograma, na-i-forward ko na sa tuyang panyero ng bayan ang resident attorney po kan DJ GB. So sa indong mga queries, ano, and i-schedule yan na ma-explicar asin masimbagan, kaya sige-sige sana sa inyong pagdangog tabi, ano. Dumana kita sa satuyang pagdadangog kan mga malaylain explanation provisiones kan lay sa ikaduang kabtang kan Legally Yours GB. Attorney Jess, go ahead tabi, we will be listening. Yes, Jim. Good morning, Kinaray. Saliwat, yaw na naman po kita digdi sa ikaduang kabtang kan satuyang programa. As in, tawang tapong yung dalan sa mga nainat, sa mga naka nag-text ka mga nakaagi pang simana na data po na tatawan in pagbasa sa on-air. Pasahan ta po. Tupig reklamo ko po sa barangay, nag-utang po kaya sa kutero dahil kami nagkasundo. Kan 2020 pa ito. Pwede pa kaya ako mabigyan ng certificate to file action para maisampa ko ang kaso sa RTC or MTC tabi. Iyo po, obligasyon kang official kang barangay o ministerial duty kang official kang barangay ang pagtatawki certificate to file action para rin po mag-proceed ang sa imong pag-prosecute kang sa imong money claims o ining collection of some money case. Ngunyan po, may sa aspeto naman kung luarin mo siya pwedeng i-file kung ang kontrata nindo oral o verbal lang, warang pinirmahan, sa loob nin anong na taon kaipuan mo po ito i-file. Tapos kung written naman po siya, sa loob nin 10 anyos. Ang reckoning date po kaan sa imong pag-demand o pag-surat written demand na kaipuan mo ng kuwaon so na utang niya sa imo as in bayadan ka po. Any naman pong sarong kaaputan, morning po Sir Pio and attorney. Out of topic po ang query ko. Ask ko lang if paano po ang process sa pagpagawa ng land title samantalang bupa yung lupa ng papa ko na nana ng tatay niya sa lolo nila. Siyempre po, need kasi namin pagawa ng titulo yung share niya na minana niya din sa tatay niya. Yung lolo kasi nila, hindi nahati sa mga anak yung lupa bago namatay, which is yung tatay nga ng papa ko at ng mga kapatid nito. Thanks po. May kinaraman po digde,
duha po ang remedyo mo para nga ni mapatituluan. Enough po, so out of court, kaipuan mo po mag magpa-execute kay extrajudicial settlement. Susugun mo po gabos kong heirs kay ni great grandfather mo o lolo lolo papo mo po. As in gabos ng mga representantes kay ni kaipuan na magpirma. O kaya naman po, kung day mo na kayang out of court ini, di mag-file ka pong petition for partition sa korte po yan, sa depende po sa assessed value kang real property. Pag nag-petition ka po kaan, syempre po, duman mo po i-eligibles na mga tigasabi mo na minanay yan ni papa mo kay papa niya, as in si papa niya nagbaw naman sa lolo niya po o kaya sa lolo mo. Araw po ka, iti-trace back po ninda po yan para matauhan o kaya mapartition yan pabor duman sa pagsasabi mong mana. And sarong papong kapotan, pakiyapot man tabi kung ang sarong babae nag-aki ang ginamit na apelyido so sa ina, alagad so ama kan aki ang gusto gamito na so ama, ano dapat ang gibuhon? Sa araw kayong question, it begs another question, kung nagpakasal sinda after na maaki ining ano sigasabi nindang aki, kung dai man po sinda nag kumbaga igual lang sindang cohabitation and gusto niyang pagamitin so apelyido kay ining lalaki sa iyang aki, kailangan niya po mag-execute ki affidavit of acknowledgement of filiation of paternity. Ibig sabihin i-acknowledge niya na siyang ama kay itong aking ito. And kaparte duman sa affidavit na ito na nagko-consent siya na gamito ng sa iyang apelyido, as in isusumiter niya po yun sa local civil registrar na ilalakip duman sa records kang aki sa certificate of live birth, as in i-annotate na i-recognize kang ama na ama talaga siya kang aking ito, as in nagko-consent siya na gamito ng apelyido po. May isang pang apot. Good AM po. Si Lotimi po, binasangan sa napinatitulo kang brother-in-law sa name niya na dahi kami pinaara magturugang. Dahi pa ini po nagkabaranga kang magturugang. Deed of sale nakapangaram po sa father mi po. Thanks. Sa araw po kayo ng ano, napinatitulo ni brother-in-law mo, so title kang papa mo daw, so Lotimi kang papa mo, then ang remedyo mo po kayo na ipa-cancel so titulo kang brother-in-law mo po. Papail ka po kang petition for nullification kang title niya. As in, kaakibat man po yung cost of action mo, yung quiet mo title kasi yung presenting title niya po, nagka-cast cloud duman sa titulo o duman sa deed of sale na tigasabi mong kapot ni papa mo po. As in, ang korte po ka na mga desisyon. Good morning po. Pakitanong po si attorney, ano po gagawin kung gender imbis male po kasi lalaki siya, lagi pong female sa birth certificate niya po. Sa araw po kayo ng pong problema, mag-inquire po ka mo sa LCR. Araw ganyan katik sabi ta po na ini po administrative correction po ini, as in day mo mang kaipuan po kay niki abogado, magdumang ka lang sa local civil registrar kung sa'yo nakakag so nakalagat ang sa'yo mong certificate of live birth, as in duman ka na po mag-petition na nabalyuhan ang sa'yo mong gender na imbis na female, dapat male kasi obviously kang pinangaki ka, male ka man talaga. Alagad kay puan mo pong mga dokumentos para digi sa change of gender rene o correction kang ano typographical error. Araw ka mga scholastic records mo o mga school records mo, as in sa mapa-check up ka pa po sa public doctor, as in man kaigong publication. Mag-coordinate ka na lang po sa local civil registrar para sa proseso kaining correction of entries na ini sa birth certificate. Good morning. Ask ko po kung ano po ang gagawin sa pagpapalit ng pangalan kasi po yung apo ko po na 7 years old, ayaw po ng pangalan niya.
gusto pong palitan daw po ang kanyang pangalan. Salamat po sana. Masagot po ang katanungan ko. Sa araw kayo ng desisyon na gustong palitan, eh ang mapapayag po kaya, syempre yung parents niya. Iling aking ini, wala pa man siyang legal capacity, nansui juris po siya. Kaipuan po yung parents niya ang mag-petition na i-correct ang sa iyang pangalan, na which is unlikely kasi sindangan niya nagtawag pangalan sa akin ninda po. Kung ang apo mo po mag-abot kang legal age na, siya na sana po ang mag-file po kay ito. Kasi ikakululo po, dahil ka man po na legal capacity na mag-file in behalf sa imong apo kung buhay pa man po so mga parents kan sa imong apo. Mm-hmm. Isang pa pong question, Sir Pio. Good day po, attorney. Nireklamo ko po yung operator namin kasi po yung issue sa Tawid Pasada, hindi po sa amin binigay. May hearing po kami sa RTC. Kung irereklamo mo po siya, most likely na mag-file ka ng reklamo po sa labor kasi igwa po ka mo bagang igwa ka mong employee-employer relationship. Maski nga ibaga ano lang, boundary lang ka mo, boundary system. Settled man po yan sa jurisprudence na ang operator as in ang driver igwa sindang employee-employer relationship. Dumang ka po sa labor magreklamo as in bala na po ka ng labor mag-dispose kang sa imong reklamo. May kinaraman ini sa programa kang gobyerno, particular ining to tataong pantawid pasada, may kinaraman sa COVID pandemic. Sarong question, ang tanong ko po, mga ilang hearing po pa ba bago kami bayaran ng operator namin, siya po kaming driver na nagreklamo sa dati na operator. Kung sa labor po kasi, usually duwang hearing po yan, tapos kung anong disposition, kung magkasundo ka mo, dahi, di siyempre po, pag dahi, pwede yan elevate sa NLRC kasi money claims po yan kang empleyado bilang yung driver empleyado as in yung operator as the employer. Good AM Sir Pio, para dangog niyo tabi ako. Baad pwede ko po maihapot ang tungkol sa quarry ta digdisa mo sa sarong barangay sa Katanduanes. Daipig pupundo ang quarry, private po ang nag-operate, apektado po kami digdisa sitio taday kami ning ibang pigagian kundi Salog, alapado ng Marhay, makatakot pagbaha. Pakung pagdai nagtugot ang barangay na maglawg ang quarry dai sinda maka-operate. Sana malinawan po kami, madangog po ako sa Indo, taod-taod. Salamat. Digdi naman po sa issue niya, kay Puan Malanggad po na igwang pag-uyon sa barangay o sa mga konstituwente sa sarong quarry operation kasi nga ni baga po, party po yan. Pag may nag-oppose, siyempre, dadangogon yan sa sanggunian o kaya kung ang nagtataw, usually nagtataw kay quarry operator's permit, iyo po ang sanggunyang panlalawigan, under nga ni po yan sa saindang puder. Kasi nga ni po, pag less than 5 hectares yung quarry, yan po yan sa provincial board. As in, pag more than sa MGB po. Digdi po sa isyung ini, pwede po kamo mag-file ki reklamo sa Penro kang DNR dyan sa Katanduanes, as in, i-endorso po yan sa MGB. Kung ang issue. Yan, naputol. Attorney Jess, ano, madayal kita ta yung mga calls ta ining tipid-tipid. Ano, yan. So, sunod-sunod kaya itong mga text messages na ipigpadara na sa Satuya, nagdadarangog man sa mga paraang tabay niya to, kaya pinagtawa na ito ning prioridad po ni Attorney Jess Basanta. Bulta danta si Attorney Jess, naputol ka duman sa pag-refer na kang problema duman sa quarry sa Katanduanes sa MGB. Go ahead tabi Attorney Jess. Sabi tangali po na kung mareklamo sinda po, mas better po na mag-file sinda ng written complaint
ipasa po ninda sa DNR Pedro Catanduanes, as in ining Pedro Catanduanes, i-refer po sa MGB ta wala man pong mga satellite offices ang Mines and Geosciences Bureau na iguang poder para mag-imbestiga sa mga isyung araw kayo ni. Kasi nga ni po, parte po yan kasi indang mandato na ilingon kung ang mga quarry sites nagsusunod sa pinapautog kang sa tuyang Mining Act of 1995. Ngunyan po, tinda na po ka ng ma-dispose dyan po sa problema pong yan. Kasi nga ni po, importante na ang barangay baga po, lalo yung mga constituents sa barangay, nadadangugman lang sa indang mga issues araw kayo ni na nadain na sindang ibang agihan sa nakadkad na kang mga operasyon na yan, quarry operation na yan po. Yan, oho. Naghihiwas, atornian, sa imong mga constituentes, pati Catanduanes naghapot na. So, quarry sa Catanduanes, pig-inquire pa sa imo. O di sige tabi. Maringali po yan na natatawan tapos tinda ni, abiso kung ano ang pasunod-sunod na sa indang gigibon. Ta importante baga po 'yan kasi apektado sinda. Mm-hmm. Particularmente po na dapat ang easement sa mga salog mantinido po. Mm-hmm. Under the law po, igwa pong 3 meters hanggang 5 meters na easement ang mga rivers. Mm-hmm. Kung sa inyo po, dumanag-agi dapat ang mga passersby o ining mga tao na nag-erok haranido man sa salog po na dapat dahil po ito maapektuhan po kang quarry operations po. Iyo. Kukuli po, confined lang sa salong specific na lugar ang operasyon as in day, bawal sinda po mag-quarry sa mga lugar na dahil man designadong quarryhan po. Mm-hmm. Di, ang easement palantabi Attorney Jess sa mga salog is 3 meters sa in ang pagpuon kan sukol. Sa ano po, sa embankment po, sa gilid mismo kang salog po. Okay, di halimbawa salog. Sa wala, so sa wala tuo po, parehas ta. Wala tuo, tig 3 metros. Yes. Duman sa kun sa inso pinakagilid kan tubig, duman nagaagi, duman mapuon kan sukol kan 3 metros. Yes, Ping. Dahil dapat ito pag dutod. Ang leader, igual yan ang embankment kasi nga ni Aarong Baga po yan. Oho. Duman ka mapunang kang sukol mo, kang ismet. Oho. Duman sa Uruampas, kan salog, duman ka mapun. Yes, po, Ping. Yes, sa Uruampas man lang po, Ping. Mm-hmm. Dahil dapat ito pag dutod. Sindot-dot, 3 metros, wala to'o. Yes, Ping. Kasi part yan po kang right of way. Ismet of right of way. Ismet kang gabos ng mga nasa gilid. Kaya nga ni po, baga sa mga salog, dapat walang mga naka-erect na mga concrete o ano pa man na superficial na mga establishment dyan. Kasi nga ni, yung ismet na yan, parte yan kang nasa sa satuyang lay. Mm-hmm. Yan. So, kailangan din sa water code, baga po. Yan po yan dyan. 3 metros. Establish mo po yan. Alam yun na. Under sa mga Espanyol pa po. Yaw na po yan. Yung saro sa mga pinaka mga lumang batas na po. Na dailiniwat. Dayan naliwat. Yes, Ping. That's correct po. Okay. O di paano tabi, Attorney Jess? The court hereby now gives you more or less 5 minutes tangani makapag-conclude giraray kan sa imong statement and then mag-imitar kita para sa next session. Go ahead, tabi, Attorney Jess. Yes, Ping. Salamat po sa mga nagginanyog, lalo na po sa napaabot kang sa inyong mga query. I hope po na makita rin po paano natauan tapong hit na pag-iya ang sa inyong mga problema. Kasi na namunda takong sa inyong ahensya dapat mag-rani. Mawot ko man po na next week mag-iribanan giraray po kita asin mag-aradal kang mga importanteng leyes na nakaka-apik sa oral doubt at pagbuhay-buhay. Salamat po, ini po, ginaray si Diyos Basanta. As in, Diyos maray na aga sa gabos pamit na parainan nyo sa programang ini. Thank you so much, Attorney Jess. Till next Saturday po, Attorney Jess. Salamat man kan sa inyong pag-antabay. Court is now hereby adjourned. Na ang araw haharapin na niya kanyang kamatayan.
sa Indung Nadangog, ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.